Yeah, we met now. We were eating. And then, Oy! Hi, Mayor. Hi. We miss you for our Philippines. Thank you.
To introduce our next speaker, our very special guest, maybe called Mr. Joel Ryan Tugade, to introduce our next guest speaker. Our last speaker came from very humble beginnings and is a living demonstration that nothing can be achieved without hard work and diligent effort. He started young on the streets and later on in life became a pedicab driver and actor, which perhaps steered him closer to feel the pulse of the masses. He joined public service in 1998 with 3 terms, both as councilor and then vice mayor of Manila. In 2017, he was appointed as chairman of the North Luzon Railways Corporation, and in 2018, as Undersecretary for Luzon Affairs at the Department of Social Welfare and Development. In May 2019, he won a landslide victory over the incumbent and was proclaimed as a new mayor, settling down to work by engaging in programs of a clean and green city, open government, social amelioration,
and cultural rehabilitation. Ladies and gentlemen, the Mayor of the City of Manila, the Honorable Isko Moreno. Thank you. Maraming salamat po sa tagapagpakilala. Sa ating pong minamahal na gwapong mayor ng San Juan. Agento kayo, Francis Zamora, mayor. At ang matalinong mayor ng Pasig. Nasalubong ko siya kanina. Sa baba, Mayor Biko Soto. At sa ating pong PCCI President, Miss Maria Alegria Sibal Limhoco. Mr. George Barcelon, PCCI Chairman. Mr. Sergio Ortiz Luis Jr., PCCI Honorary Chairman. Dr. Francis Chua, PCCI Chairman. Emeritus Director for International at sa lahat ng officers ng PCCI at lahat ng miyembro, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo at inimbitahan ninyo at maging bahagi ng programa ninyo ngayong gabi o ngayong hapon. Sana may Diamond Hotel din sa Manila. when I say sana, may Diamond Hotel din sa Manila. Next time, you are welcome to the city of Manila. I cannot welcome you here. This is Makati. Baka mapalo ko ni Mayor Binay. But I'm happy to be here. I'm honored and thank you very much. Instead of me, I think it's a forum. Instead of me talking, I would rather listen to your question and I'll try to address it in my own little way, because you know, Chamber of Commerce so speaks of business, and I think you have some issues, maybe in the past or maybe in the present, during our time, ito sa City of Manila, with regard to how we govern the City of Manila and the people of Manila, and particularly today with regard to the business aspect of governance. So muli, ako po ang inyong lingkod, Isko Moreno, handa na pong tumanggap ng inyong katanungan. So para makarami tayong magtatanong. And I think you've heard me so many times that I'd rather listen to you. Baka meron tayong ma-address. Kasi the last time that I had the dinner with PCCI officers, may na-innovate kami na bago. Yung isang na-request sa akin doon, yung ano, closure of business. Napapabilis na ngayon. Sa dati daw, matagal sa Maynila. Start the fire. Any questions? Yes, please. Let's start the forum. Sige. Meron ba kayong pickups? Kape. Pickups. Thank you very much, Mayor. Okay, maybe also ask Mr. Joel Tugade. Dito sa so to ask the questions. Mayor, what we did earlier was we asked our audience to make their questions. Yes. So we can ask you.
Yes, please. And I think we're also going to open the forum for everyone else to ask their own questions later. Sure. The first question is from Ms. Nora Lacuna, Chair of CSR of the PCCI. And her question is, what would you like the people to remember from you when you finish your term? Well, it's still very early, but... Aga naman, gusto niyo na ba ako magpahinga? I don't know. I don't know how... I cannot guarantee you tomorrow. If we are going to be very successful or successful with regard to, you know, bringing back the vibrance of Manila across sector, the people, the business, the government, the environment, and so on and so forth. So, well, I don't know. Hindi ko talaga. Ang hirap mag-ano eh. Okay. Siguro, at the very least, a mayor who initiated... Oh, a mayor who went back to basic. Basic and elementary of governance. Ayan, yun lang. Siguro, okay na yun. The next one is from Dr. Rory Shasoko from the PHAP Cares Foundation. It's not a question, Mayor. It's more of an offer for a project collaboration. Yeah, yeah, now you're talking. Hi, Mayor. Donation to. Hi, Mayor. May we set a meeting with you? We have initially talked with Director Angeles of TRRMO. Our foundation is into healthy and resilient communities and adoption of communities' disaster preparedness and response, health advocacies, and medical programs you would like to partner with you. Sure. Any partnership today, about 3 or 4 companies will partner with me as an actor. kidding aside, I've been encouraging private sectors to participate in our direction towards a vibrant Manila, and it has to be mutual. No, a good thing. I don't know if it is a good thing, me being a mayor at the same time as an actor, utilizing my previous career in favor to the people of Manila. Tulad na limbawa kanina, o Chooks to Go, o kinawa nila akong model, o yad ba sila? 3 million. Then another company, sanitary napkin, I swear. But it's a different one. Especially to age individual. Para daw pag naipit ka sa traffic, merong sasalo. And they're gonna pay me again X million. And another one, a vitamin C company. So why am I saying this? Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Oh, mukhang kinagat yung panawagan kung gahasain nyo na ako, tulungan nyo lang yung Maynila. It's a metaphor in such a way that if I can utilize whatever is left in me as an actor to favor services. In this case, maraming salamat sa katulad na limbawa. Ang nag-una niyan, Jack Jeans. Sila ang talagang pasimuno niyan. It created so much traction sa Jack Jeans.
Nag-umpisa yan. Ewan ko, nalugod lang sila sa akin. Ginawa nila akong t-shirt, yung Yorme na t-shirt. Tapos niregaluhan lang nila ako. Nagpasalamat naman kami. Napagtanto-tanto namin. No? Total, wala tayong pera. Diba? Ang daming problema ng Maynila. Tirahin na natin to. Sayang eh. Instead of just plain and simple donation, we wanted to make it mutual. Beneficial to the private sector, tapos tayo. Awa ng Diyos. Malaki-laki rin ang na-raise natin because of, alam nyo ginawa ng Jack Jeans. Just so you know, tingnan ninyo. You know, God has so many ways of doing things. Yung Jack Jeans, ang iyad ba sa akin, 1 million. When he agreed, nagulat ako doon sa may-ari. Yung may-ari, mabait eh. Nagulat ako doon sa may-ari kasi hindi siya makapaniwala na nung sinabi ko, yung iyad ba mo sa akin, i-address mo sa PGH Foundation para doon sa mga batang may cancer. Hindi siya makapaniwala. So, we have to see each other in a copy, no? During the pictorial. And he asked me, is it true? Sabi ko, yes. Then he said, I will double it. So, siya magbibigay na 1 million plus yung 1 million sa akin. So, di 2 million na. Alam mo, ginawa na may-ari nung Jack Jeans? Kinausap niya yung mga kapatid niya. Marie France, Seattle's Best. Basta mga kapatid niya, may mga kumpanya. Svensson. Alam niyo mga kapatid niya, nagbigay ng tigi 1 million. 6 million in total. For those kids who have, medyo delikadong katatayuan. Naka-plus nung birthday ko, nag-fundraising kasi madaming gusto mag-donate. Kung ano-ano, regalo. Ang mamahal ng regalo eh. Sabi ko, hindi ko na kailangan yan. Wala na akong hahanapin pa sa buhay. Naging mayor na ako ng Maynila eh. Basurero lang ako, naging mayor ako. Ano pa ang hahanapin ko? Kako, kung gusto nyo talagang tumulong, kalapin nyo lahat ang pera ninyo. May pagbibigyan ako. Ipera nyo na lang. Awa ng Diyos, basta ang total na raise namin noong October, about 32.5 million. Hindi ko po pera yon, pera po ninyo yon. Na ang ginawa lang natin, nagtulay lang ako. Yung nangangailangan, which is mamamayan din natin, yung naghahanap ng tutulungan, which is kayo. Alam ko naman sa puso ninyo, gusto nyo tumulong eh. It's just that you don't trust any John Doe's and Mary instantly because maybe some of you are hopeless already with the people in government or maybe in an organization because of certain issues in life. But more than anything else, no? Alam mo, 32 million, di okay na, di tuwan-tuwa. No? Lahat kami tuwan-tuwa. That's for biliary atresia, which is a very rare disease, and cancer for cancer kids with cancer. So, dito naman, kasi kaya ko ikinukwento dala nung gustong tumulong sa MDRR mo. Lumindol sa Cotabato. It's very this incident is very close to my heart. Because it can happen to Manila. And I cannot imagine myself being mayor of a town, municipality, or city na lindulin ka ng 3 beses ng 1 linggo. Ako, Diyos ko, ang hirap noon. Ang hirap mag-gobyerno noon. So, that's why, noong araw na yon, parang sinisilihan ng puwet ko, hindi ako mapakali. Hindi ko naman ma-donate yung pera ng Maynila dahil nangangailangan din yung Maynila ng tulong. But
we need to, because it can happen also to Manila. You know, they call it the West Bali Fault, di ba? Or they call it the big one. You know, it can happen to San Juan, it can happen to Pasig and Manila. So sabi ko, total tayo, nakararaos pa. Sige, hanap tayo. Alam nyo talaga, ang Diyos ha, kaya sabi ko sa inyo eh. That day, may tumawag sa akin. Oh, Pascual Laboratory. Oh, pinag-model ako ng psyllium. Yad ba? 2 million. Oh. A few hours thereafter, alam nyo sino tumawag sa akin? Si Vicky Bello. Promise. Oh, para daw mag-model ako ng Termage. Ang ganda ng Termage. Alam nyo, hindi ko pinagagalaw mukha ko at nagtutubig lang ako dahil pinalaki ako ng nanay ko na tubig lang daw. Oh, kaya, but anyway, porko to bato, no? Talagang pinatira ko, sabi ko, walang injeksyonan, ha? Ayoko nung injection. We raised about 5 million pesos on that particular day. And Chief Cesar Chavez went all the way to Cotabato. All the checks were addressed to province of Cotabato. Now, why am I saying this? Thank you. Thank you, kamo doon sa sumulat. Welcome silang tumulong sa Maynila. Meron na marami nag... marami talaga ngayon na tumutulong. Natutuwa naman ako. Kaya lalo kami nai-inspire dahil sa inyo. Hopefully, you're now believing or bringing back your trust to the city of Manila. Alam ko na marami sa inyo na medyo na-frustrate sa gobyerno ng Maynila. Hindi ko naman kayo masisisi. One, hindi ko naman alam ang nangyaring yung tunay na nangyari. May perception. Pero hindi ko alam yung details of it. But we're really trying to revive the respect before of the city government. So doon sa sumulat, welcome na welcome kayo, Chief Cesar. Oh, tutulong daw. Paano ko mamaya kay Cesar Chavez. Huh? Thank you. Ito. Oh, Dr. Shasoko. Oh, thank you. Ay, oo. Thank you very much. Sige. We have one more question from Ms. Tita Liabres, Area VP for South Luzon. Since you stepped into your post, there are a lot of foreign support you're getting, and I believe more is coming. What do you think do they see in you for them to offer you their overwhelming trust and confidence? Good governance, charisma, or good looks? Ms. Liabres. I don't know. I really don't know. I'm just trying to do my job. And don't get me wrong, I've studied. I'll tell you what is smart city by the details. I'll tell you how to change skyscrapers or skylines of a particular geography. I'll tell you. I have that in my mind. I have that in my books. I've studied it. I was fortunate enough to go further studies, to be accepted to so-called Ivy Leagues. No? All these things are beautiful. All these things are wonderful. No? But how can I go that further if basic laws, basic performance of responsibility are not in place? Hindi tayo makalalayo. Kasi habang nagpapatayo tayo halimbawa ng magagandang gusali dito, ay sa tapat ng gusali dugyot. Oh, may chaos. May siga. Ina-appropriate yung kalye sa sarili niyang kapakanan laang. Then, that is what you call exercising infutility. You go back
Again, walang direksyon. So that's why we're trying to put the foundation that in Manila, we'll try to make it cleaner, greener, mas maliwalas. There is certainty. Certainty in dealing. Certainty in loss. Walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Pantay-pantay, walang bakla, walang tomboy, walang babae, walang lalaki. Pantay-pantay ang pananaw ng pamahalang lungsod sa kanyang mamamayan. So, I don't know, those are basic part of policy making, basic in planning, no? So, eh ang katwiran ko, gusto ko sumubok ng ibang approach. Balik tayo sa elementary. Because naturally, and I'll tell you, di lang ako masyadong autorisado, but I'll tell you, I was asked by one person, he's in the top 50 of the Philippine Forbes magazine, conglomerate. I was asked by a very simple, can you imagine this type of question? A very simple question, sabi niya, Mayor, will you continue that the entire recto is clear of any obstruction? Sabi, yes. Tapos may binanggit pa isang lugar. I said, yes. Lahat yung mga binuksan nating kalye, yes. Hanggat ako ang mayor ng Manila, mananatiling yung kaayusang sinimulan natin doon sa mga lugar nila. Alam mo ang epekto? Alam mo sabi niya, then I will invest 50 billion pesos. Sabi ko, pag ginawa mo yan, bibigyan kita ng konting what we call tax incentive program. I mean, really? Yes. Because I want you to do it ASAP. Because I am catching up with time. We've lost opportunity for 2 decades. You know, there's no such thing as BGC in Taguig 20 years ago. There is no such thing as UP Techno Hub in Commonwealth. Bukiran lang yun. Oh, 20 years ago, Parview. Now, Parview will be Fairview. Oh, because of the MRT. Yung North EDSA. A main station. Wala yan. Walang Mall of Asia. Okada, Soler, in Pasay at Paranaque. Taytay Island lang yun ang Pasay at Paranaque. Buhangin lang yan lahat. I'm just reminding you, and you can Google it so that you will know, is it true that 20 years nga? Ang bilis ng panahon, 20 years lang na iwanan ng Manila. Then we go back to Manila, 20 years thereafter, what do we have? Nganga. So that's why, when offers are coming in, masyado, ini-stimulate ko pa. Oh. Yun. That is in the north part of Manila. And there's another one, about 50 billion also, in the south part of Manila. Dalawang tao pa lang yung kausap ko. Naalala nyo, nag-ano ako, nagbunga yung ano eh, yung laway-laway. Naalala nyo yung nag-marketing rally ako. Yung, di ba, puro ako, lahat ng asosasyon, yan kayo, PCCI, FCCI, US Chamber of Commerce, di ba nag-ano'n ako? Usap dito, usap doon, nagbunga lahat yun. Bumagsak lahat yung into respective places. Yun, awa ng Diyos. So, and another one, just 2 days ago,
the banks of Pasig River. There is a non-performing asset owned by a private sector. Bodega, tambakan ng kung ano-ano by Magallanes Bridge, MacArthur Bridge. Wala, bakanting lote, bulok. May tatayo doon. 50-story. Iconic building. May tinanong lang sa akin. Yung feeling ko kasi, yung mga negosyante, siguro kailangan makakita lang na totoo kaya ito? Totoo kaya itong pamahalang ito? Seryoso kaya ito? Tuloy-tuloy ba ito? Baka bating panimula lang ito. Tingin ko, andap pang negosyante sa isang syudad kapag hindi certain yung syudad. Feeling ko lang, ewan ko kayo negosyante, kayo sumagot niya sa inyong kaisipan. Kaya sabi ko, we have to be certain. The sauce for the gander is the sauce for the goose. Kailangan, pag sinabi natin toits na yan. Para sasabay sa plano ng negosyante kung paano niya sasabayan yung syudad na papasukin niya. Awa ng Diyos. May isa lang ako na-request doon sa nauna kong kausap. Isa lang ang request ko. Sabi ko, pwede ba makisuyo? Lahat ng trabahante mo, pwede taga Maynila. Nag-agree. O ngayon, kahit senior citizen, sino senior citizen dito? Umami na kayo? Wala daw. Wala eh. Okay. O, pag wala na kayo negosyo, ha? May trabaho kayo sa Maynila. Oh, di ba? O, yung pangarap namin dati, nagsimula yun sa notebook. Wala akong magawa, isang hapon nagkakape ako. Susulat ako ng mga programa ng gobyerno. Social amelioration, business sector, peace and order. Inilathala ko doon sa notes ko. Sabi ko doon, bigyan natin ng trabaho yung PWD saka senior citizen. Oh, kinausap ko si Tony, Tan Kat Kyong, Mr. Yang. Lahat, ngayon, ano na, Jollibee, McDonald's, mga Inasal, Wendy's, Max's, and so on and so forth. Well, lahat ngayon, ang dami nagtatrabaho senior citizen. Nagsimula sa pangarap. Inilagay sa notebook. Inilagay sa lamesa. Usap-usap, laway-laway. Ngayon, totoo na. Kaya natutuwa kami. So, I don't know why they are coming in. But I'm happy. Oh, welcome to Manila. We have more to offer. And marami pang darating. And if you have time, you can drop by on November 24. Sunday, 6 p.m. in Jones Bridge. Tingnan nyo na matmahusgahan nyo kami kung kami ba'y may konting taste. Kasi ayaw ko ng mga kumukuti-kutitap na ilaw. Mga mukhang planetang ilaw, mukhang balang ilaw, mukhang kanyong ilaw. Bawat kalye, iba-iba ang ilaw. There must be certainty with designs, rules, policy, programs. Kailangan certain eh. Kasi doon babangon yung ano yung komunidad eh. I'm encouraging you and I'll show you why are we going to make Manila greener and ecologically friendly without disturbing any other places. In fact, it is more beneficial. Sabi ko nga, kung sino ba kakilala nyo sa Sabori, sabihin nyo sa Sabori, mag-open na. Ang ganda na na Sabori. Hindi nag-open. Alam nyo bakit? I'll tell you Sabori ha. Iparating nyo sa Sabori. You know how many foot traffic nowadays in Jones Bridge? Not Manilans ha, not Manilans. Easily about 5,000 to 6,000. Inung isang gabi, tumira taga San Juan, Cainta,
Taguig, Marikina, Pasig. Papapicture lang doon sa hindi pa tapos na Jones Bridge. Ah, kaya sabi ko, sayang naman tong Sabori. Classic to eh. Historic eh. Oh, ano sumunod? Oh, si Mr. Emil Yap. Thank you very much to Emil Yap. Alam niyo yung Piltrust? Oh, iilawan na yung Piltrust ni Mr. Emil Yap. Oh, yung China Bank. Oh, nagre-remodel na. Oh, yung isang batang mahilig sa pickups. Magaling siya magluto ng kape. Oh, nagnegosyo doon sa HSBC Bank. Doon sa may likod ng ano, El Hogar. Kaya pag mapapasin nyo, parang nag-uusap-usap na. Tapos sa Secretary Berna, Romulo, now is going to ask the entire community of IA to lighten up their buildings. Thank you to Mr. Barnes of National Museum. All museum, I mean mga buildings ng museum will be lightened up. Nakisabay na sila. Sabi pa ni Secretary Berna, inatasan niya yung IA na buksan na yung ilaw ng golf course ng Intramuros sa gabi. O, post office also lighten up their building. Now, Manila will be the city of lights. Yun. So, that I don't know why. But, is this going to continue? Mayawaan Diyos. I hope, bigyan ako ng lakas ng katawan ng Diyos at lawak ng kaisipan. May pagpatuloy ito. And we're just starting. We have not scratched Manila yet. Hindi pa talaga. Ala pa. With your help, of course. Mayawa, Diyos. Mayor, it looks like we're running a hotline here. I have two proposals for collaboration with you. First is from Isidore Gilan, CEO of Gilan Global Ventures. How do I tie up with the city government for feeding programs of the poor children of Manila and for setting up vocational schools for the youth? Thank you. Mamili ka, northwest of Manila, southeast of Manila, or south part of Manila. We have what we call area of concern. We have also in the west side of Manila, the port area. Maraming pwedeng tulungan. May number ka? Walang number eh. Thank you. So may I'm going to read mukhang one marami more. Akong maiuwi sa Maynila dito. Thank you, sir. I'm going to read one more comment. Mr. Mayor? Foreigner. From Israel. Yeah. You know, Israel is very close to the Philippines. If my history is right, Philippines is the first country who received our, fellow Israel people to be from that Holocaust to the Philippines. Alam niyo ba yon? Na tinanggap natin yung mga lahi nila noong panahon ni President Manuel L. Quezon. Di ba? Tingnan nyo kung gaano kabait ang Pilipinas o Pilipino. Di ba? Marami tayong mga natutulog na magandang kaugalian. Gigisingin na lang. Kasi by our nature, mabait ang Pinoy eh. Napaka-hospitable nga natin, di ba? Pag may bisita, nag-iisa na lang yung alaga mong baboy, ipakakain mo pa sa bisita mo eh. Di ba? I mean, that's how we were brought up. Yeah, maganda talaga yan. Yeah, looking at... But thank you in advance. Thank you. So Mayor, I have one project collaboration proposal for you and one question. These two other questions I'll be giving to you later. I think we're lack of time. From Soraya Rieta from Mulat Broadcasting Entertainment and Media Incorporated. Congratulations, Yorme. Manila is now an awakened city. You are the newest digital platform backed up by blockchain
And when we talk of blockchain, its integrity, without who we think of integrity, you are one of them po. Allow us to be your official digital TV. We are offering our airtime for free. Pickups po tayo and set it. Thank you, Yorme. God bless you more. Pickups tayo, Mayor. Ah, libre na airtime, ha? Ah. Oh, naman. Thank you. Last Kaling, question, no? Mayor. Oh. Saan ang tarjeta mo? Sige po, ibibigay ko po. Thank you, Mayor. Yeah. One last question, Mayor. What are the measures being done for the peace and order of the businesses and the residents of Manila? Two things with regard to businesses, with regard to peace and order. One, no abuse will come to you anymore. So that you'll have peace in doing business in Manila. Because that is the part of the local government unit. Wala na yung sipakilala o sisita. Not unless there is a blatant abuse on the part of the business sector. Depende yun. As you can see, there's an incident, I think first time in history in the country that the local government unit shut down a mall. Yeah, for 27,000 pesos. But a day after, they were open. Why? Because true to our word, modesty aside, when you claim for business new business permit, one day lang sa Maynila. Kaya the following day, the day after, open na sila ulit. Pinagyadba ko lang kung ano yung takdang bayarin. Wala namang iba. To make a statement that kung ang mga mahihirap, sinisingil namin ng 20 pesos sa umaga, 20 pesos sa hapon, yung mga nagtitinda sa kalye, dapat yung may mga kakayanan magbayad, magkusa na rin. Tapos, walang abu-abuso. Kaya kailangan makuha one day. Wala na yung check later on yun. Sabi ko sa kanila, you trust people what they have stated in their forms. Yan, di ba? Paano tayo pagkakatiwalaan ng tao kung wala tayong tiwala sa tao bilang gobyerno? Let's trust them first. Di ba love begets love? Ako, feeling ko lang. Pag nakaramdam kasi ang mamamayan na may tiwala ang gobyerno sa kanila sa pagnenegosyo, naturally, mahihiya ang utaw eh. Naturally, sa akin nakakita, may comment oh. Malulugod ka naman ha. Umaten ako kay Ban Ki-moon sa Air Pollution Summit Forum. I was fortunate to be one of the panelists, although talaga nangayayat ako doon. Dahil dinugo ako ng dinugo eh. Inglisa ng Inglisa yun eh. Meron kaming inaayos na lugar. Kasi minomonitor namin eh, no? You know, a comment from a taxpayer, can you imagine? Can I pay my 2020 real property tax today? That was first week of November. Can you imagine that a taxpayer would want to pay as early as possible for next year? He did not even mention yung discount dahil kapag ka, dahil advance eh. No, because of a post that we posted, sharing it to the public, they were, kaya sabi ko nga doon sa mga department, pinikita ninyo, pag pinagkatiwalaan nyo ang taong bayan, naturally, magtitiwala na rin yan sa pamahalaan. So, yun. Kaya, may awa ang Diyos. Basta magbubuti kami. Oh, now, sa labas ng negosyo nyo. Kasi yun, sa loob ng negosyo nyo, di ba? O sa labas ng negosyo nyo. Awa naman ng Diyos. Petty crime, drop. Fell. Literally. Hindi downward, ah.
Per. Oh, kasi pinagbawal ko benta ng cellphone sa Manila na second hand. Bakit? Eh, unfair naman yan, Isko. Kasi hindi naman yang masama. No, yan yung ginagamit ng mga kriminal. Yung ganyang katwiran. Kasi yung isang negosyante, gustong kumita ng malaki, bibili niya yung cellphone nang wala ng due diligence. Eh, halimbawa, let's just say, for purposes of discussion, iPhone, o ibebenta niya 5 bulig nung tolonggis na yun, na tumira ng cellphone ng anak mo habang pumapasok sa eskwelahan. O, dinala sa mall. Sa mall to eh. O, bibili nitong negosyante o, ng 7,000. Ito namang tolonggis, eh, siyempre naka-7,000 na siya. O, bibenta niya na. O, isasama na. Doon sa hindi mo na ma-distinguish ano ang legal, ano ang nakaw, ano ang GSM. Galing sa magnanakaw. So, to circumvent with the law, anti-fencing law, ihahalo nila doon. Kaya kung bakit 5-5 ang holdapan ng cellphone sa Maynila. Bakit? May demand eh. O, edi pinatay ko gripo. Di wala tutulong tubig. Tama ba? Now, for the meantime, I may be wrong. Doing such harsh action. But I don't want to act on something wherein I'm standing to a lighted house, a brighter house, and a parent crying there because of her daughter or son died because of this petty crime. Then we're gonna act. No. Oh, that's why, oh, wala sila lahat sa, talaga, Diyos ko, pag ako may nahuli, sabi ko sa mall, magtanda kayo. Ito't 27 mil, sinara ko eh. Wala akong kwidaw-kwidaw. Because I want to protect every lives. Bawat buhay may halaga. More than economic, more than business, life is the most valuable things. Than any other things. Kasi gusto ko kayong mga nanay, kayong mga tatay, panatag ang loob ninyo. Eh bakit? Ano naman kinalaman namin sa Maynila? Aba oo, dahil madalas sa hindi, ipadadala nyo yung anak ninyo sa Maynila. Eh nasa amin lahat ang eskwelahan eh. Except for Ateneo. Nasa ano yun eh, Katipunan. But it used to be in Manila. But name my school. Name my school. Most of it is in Manila. So at the very least that we can give you that kind of peace. Now, sa negosyo, o nakita ninyo, wala kayo masyado napapabalita. O sa gabi, wala na nagrarayot. Wala nang babasag ng mga nameplate ninyo, ng mga billboard ninyo. Wala nang batuhan. Bakit? Ikinarpyo ko yung mga bata eh. Pinangalagaan ko yung minor de edad, pinapakulong ko naman yung nanay o tatay na pariwara sa kanyang minor de edad na anak. Kaya may batas kami sa Maynila eh. Pangangalaga sa minor de edad, pagpapakulong sa mga pariwarang magulang kasi sinusugan nila yung anak nila sa kalye. Kaya nag-drop yung mga ganung bagay. So, meron na kayo sa negosyo, walang abusong gobyerno, hangga't maaari sa labas ng negosyo ninyo, sa bangketa ninyo, maliwalas, walang obstruction, fair and square, pagtawid mo ng bangketa mo, kalsada, panatag ka sa araw at sa gabi na walang mamemerwisyo sa iyo may mga criminal intent. Di ba? Pasinin nyo po, talaga hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Ang hirap kasi I'm not the person who should be asked on, I think, General Balba with the help of Manila Police District, with the help of
every people are now vigilant. Tingnan ninyo po. To be fair against sa negosyo. Negosyo na naman to. Oh, Lunes. We are in cloud 9. Meron kaming traffic enforcer. Sukdo lang ipagpakamatay niya, sarili niya, mahuli lang yung violator. Di ba? Ang gandang tularan. Apakasarap. Proud na proud kami. Bili mo, 6,000 pesos lang ang sweldo. O, dahil sa tumakas yung nakakotse, sinampahan niya, winasiwas siya. O, hindi niya talaga binitawan. O, di ba? Worth emulating. O, akalain mo Martes, o may nahuli naman, netizen, nangungutong yung MTPB. So, yesterday, alam mo ha, Monday, ang ganda. No, the following day, the same organization, no? The same organization, may nangungutong. So, it will never be perfect. But one thing for sure, kaya sinasabi ko sa negosyante, one thing for sure, in less than 1 hour, out of job na yung ano, yung nangutong. In 5 minutes, yung magaling, permanente ng empleyado ng siyudad ng Maynila. Dati, J.O. lang siya. So, yun po yung gusto naming iparating sa inyo. Na we are trying to be just. No? Hindi namin ito tolerate. Hindi perpekto ang organisasyon namin. Ha? Ano ho yan? Mga 10,000 ho kami. Just so you know. Mga 10,000 yang nasa poder ko. In terms of command and responsibility, yung 10,000 na yan, isa magkamali dyan, lahat papunta sa akin. Para bang ako ang may pananagutan. It will never be perfect. But rest assured. Rest assured. Yung isang kaing ng kamatis, pag may bulok na isa, umasa kayo, hindi na yung makakahawa. Dahil tatanggalin ko kagad yung bulok. Yan naman ang ibibigay ko sa inyo bilang pamalang lungsod ng Maynila. Kaya, next time, wag na kayo sa Diamond Makati. Diamond Manila na kayo. Joke lang. Isang kumpanya lang naman. Yes, please. Mayor, there are 2 more comments here, but since we're pressed for time, I'll be turning them over to you. It's okay. Sige, kahit isa pa. Tirayan natin question. Madaldal ako eh. Oh, pero marami ako nadadali negosyo pag nagko-kwentuhan ta. Because yes. I really wanted you to know the way we think. Para hindi niyo na, I don't want the city of Manila to be deprived of opportunity. Sige, last question, tirayin natin. This is an offer also for a project collaboration. Yorme, can we do partnership and collaboration with the city of Manila through digitalization and through and our company's intention on inflatable interlock for disaster and help your funds in this collaboration. Yeah. Congrats on all your endeavors from Nes Aguilar of the Philippines Events News and Mulat TV. Thank you. Also, Mayor, I'm Nes Aguilar from the Philippine Events TV. We can also give you for our maiden issue, Mulat TV magazine, this coming March 2020. We'll give you a free cover. You will be our front cover. Thank you. No, magka. Charot lang. With that, Mayor, we'd like to thank you for being here, and we do wish you well. Oh, see, okay. Again, I know you have been, it's been a long day for you, no? You've been hearing 2 politicians like me. But let me, can I have at least 2 minutes of your time? No? Sa akin lang, sana makaligtaan ninyo na yung inis ninyo sa Maynila sa nagdaan. Patawarin nyo na ang lungsod ng Maynila sa mga bagay na panggagambala na ginawa sa negosyo ninyo sa mga nagdaang panahon. Sana bigyan nyo kami ulit ng pagkakataon na matuwid namin ang aming pagkakamali bilang pamalang lungsod. Bigyan nyo kami ng pagkakataon na maipakita namin sa inyong mga negosyante, that we will treat you fairly.
that you will be treated fairly in the city of Manila. That no harm will come to you as long as I'm there. At the very least that I can guarantee you. Give us a chance again. Anyway, I know from your heart, lalo na yung medyo may edad dito, no? Nung araw, gustong-gusto ninyo magkatarheta ng address ng tarheta ninyo, Binondo, Manila. Iskolta, Manila. Paco, Manila. Malate, Manila. I know. Pinag-aagawan nyo yung mga opisina na yun nung araw. Mailagay lang kayo sa Maynila. Dala ng mahabang panahon, ng kadugyutan at walang direksyon na pamamahala, unti-unti ninyo kaming lilisan. O ngayon, ako po ang inyong mayor, Isko Moreno, buong kababaang loob, nakikisuyo sa inyo. Balikan nyo na kami. Give us a chance. Do business in Manila. Help me create jobs for Manilans. I need to help them. And that is my solution to criminalities. Opportunity. Pagkakataong pwedeng ibigay sa taong mahirap na ang mahirap, pwedeng mamuhay ng hindi naman nakakaapak ng paa ng may paa. And that is a long-term plan of the city. If you build, create your branches, offices, sub-offices in the city. And please help me when you do those things. Hire Manilans. Because yun din pagdating ng araw ang magpoproteksyon sa inyong negosyo. Yung mga nakapalibod na komunidad niya. Ang tanging supli ko lang sa inyo, maaring walang garantiya, pero ang supli ko sa inyo na kayo ng mga magsisibalik sa Maynila, pagbubutihan namin na mamahala sa lungsod. Yun ang susukli namin sa inyo. So thank you for this opportunity. Thank you at may awa ang Diyos with your help. Maging tunay na Kapitolyo ang lungsod ng Maynila. So maraming salamat, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you. Thank you, Mayor Francisco Dumagoso. Our president and the board, the CCI board, for the photo op, and the VPs. While they're taking their photos, those who have not yet dropped their business cards dun sa ball for the raffle, please do so now. Then we'd like to invite we call on the membership committee also. Oh.
Tugunan natin. Exacting prices to give away later. San Juan and Metro Manila. As you see, gratitude and appreciation to our dear mayors for sharing with us during our most precious time, as well as their sacrifice on phone calls and requests. Be safe for the raffle. May we call up Mr. Lofa and the Raffle Master, Edward Lo. Stay. May we also request our president, Ms. Bingilim Hoko, to join us for the raffle. Good afternoon, ladies and gentlemen. Our raffle sponsors for today Green Ventures. Sponsors. Diana Stolder. Cool Air Consolidated Incorporated, James Stationery Incorporated, Rohanen Systems Integrated Network, K2 Drugs Group Incorporated, and Rice. Raffle items are the following: 5 pieces of despot from Cool Air Consolidated, 3 bags of Diana Stolder
Hermaline assorted soap and beauty products. 5 boxes of rice puff products. 15 pieces of travel giveaway ovens from Pronet Systems Integrated Network Solution Incorporated. Can we request? Good luck, my mayor. Okay, can we request Mr. Lopal to get 5 pieces of calling cards from the hall? The 5 winners will be getting desk pads donated by Cool Air Consolidated. I hope you guys are listening and we are having some photo opportunities. The first winner is from EGSI, Gail Jane Juanitas. Are you here? EGSI, Gail Jane Juanitas.